bringing hope the world over. Hope Channel. Kaibigan, alam kong nananabik ka na naman sa kung ano yung panibagong paksa na ating tatalakayin. Habang walang humpay ka sa pag-abang dyan, eh wala rin kaming pagod na maghahatid ng mensahe galing sa Biblia. Ako pa rin ang inyong best friend na makakasama niyo parati, and Huilar. At syempre ang ating butihing kabataang pastor, Pastor Bryan Tolentino. Maligayang araw na naman po para sa ating po mga tagapakinig, lahat ng sumusubaybay sa ating pag-aaral ng Biblia. Palalim na po ng palalim ang ating pag-aaral at sana maghanda po tayo dito. And maligayang araw din sa iyo. Tunay ka bang nakinabang sa ating mga nakaraang paksa? Bagong mensahe ba ang hanap mo? Dito mo lang yan matutunghayan. Dahil ngayon, panibagong paksa na naman ang ating pag-uusapan. Ito'y tungkol sa apat na kaharian na sinabi sa Biblia. Dito mo lang yan maririnig sa programang Minamahal ng Bawat Kabataan, Clear Messages, The Great Hope. And napakahalaga na pag-aralan natin ito, may pananalangin, dahil napakalalim ng ating pag-aaralan at sana maging bukas ang ating mga puso sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Tayo mananalangin, dakila po naming Diyos, tangi po namin hinihiling ang natatanging lakas na mula sa Banal na Espiritu. Bigyan kami ng kapakumbabaang i-present ito at nawa Panginoon ay maging bukas ang puso ng aming po mga tagapakinig upang tanggapin ang pabalita na inyong bibigay sa kanila sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen. Kuya Bry, katulad nga sinabi ko kanina, tatalakayin natin tungkol dun sa apat na kaharian. Di ba ang pinag-usapan lang natin kaharian nung nakaraan, yung kaharian na makikita natin sa kalangitan. Meron pa palang apat na kaharian? Kagaya nung pinag-aralan natin, i-review lang natin ng konti, merong mga imahe na nakita si Haring Nabucodonosor, no? Yung ulo ay ginto, di ba? Yung katawan, balikat niya ay pilak. Pagkatapos ay tanso at pagkatapos ay bakal at putik. Bakal, tapos ay putik. Na ang nagre-represent nito, yung ulo ay Babylonia at ito namang bandang katawan ay Medo-Persia at dito naman sa may thigh ay yung Gresya. Tapos itong mga paanyang leg nito ay nagre-represent sa Roma at pagkatapos yung four divided kingdoms na mga barbarong countries na nagre-represent sa iron at saka yung clay na pinag-mix na hindi pwedeng paghaluin. Kagaya na sinasabi natin, sinikap itong paghaluin pero hindi ito mapaghalo kahit ni Hitler o ni Wilhelm o kaya ng iba't ibang mga hari kagaya ni Charlemagne. Pero sa pagkakataong ito, mas magiging specific tayo sa karakteristik binibigay sa atin o sinasiwalat sa atin ng Biblia. Last time, pinag-usapan natin ang Daniel chapter 2. Ngayon naman, kung mapapansin natin at babasahin po natin mga ginigilaw namin taga-subaybay, yung Daniel chapter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ay ito po'y kasaysayan ni Daniel at kung paano po nakita ni Daniel ang mga visions o mga pangitain para magbigay linaw sa mga pangyayari sa huling araw at kabilang na dito yung ating history ngayon at kung paano tayo makapaghahanda sa napakalapit ng pagdating ng Panginoon, lalo na doon sa controversy o sa tunggali ang ginagawa sa atin para gapiin tayo ng kalaban. Pero makikita natin at the end of it na meron palang pagtatagumpay na ibinigay na ang Panginoon para sa atin. Yeah, Brian, medyo nagtataka lang ako. Ano kaya yung mga pagkakaiba o pagkaka-unique na katangian na meron yung apat na kaharian na yun? Well, isa-isahin na natin. So, buklatin na natin ang ating mga Biblia sa Daniel 7, 1 hanggang 8. Medyo mahaba-haba ito, pero tulungan tayo sa pagbabasaan. Pagkatapos, iisa-isahin kong ipaliwanag. Babasahin ko muna ang unang ilang talata. Ikaw muna sa unang apat na talata, pagkatapos isusunod ko na sa iba pang talata. Okay. Unang talata. Nang unang taon ni Belshazzar na hari sa Babylonia, ay taglay si Daniel ng isang panaginip at mga pangitain ng kanyang ulo sa kanyang higaan. Nang magkagayoy, kaniyang isinulat ang panaginip at isinalaysay ang kabuuan ng mga bagay. Ikalawa, si Daniel ay nagsalita at nagsabi,
may nakita ako sa aking pangitain sa kinagabihan at narito ang apat na hangin ng langit ay nagsisiihip. Ikatlo, at apat na malaking hayop na magkakaiba ay nagsiahon mula sa dagat. At ikaapat, ang unay gaya ng leon at may mga pakpak ng agila. Aking minasdan hanggang sa ang mga pakpak ni Yaoy na hugot at ito'y nataas mula sa lupa at pinatayo sa dalawang paa na gaya ng isang tao at puso ng tao ang nabigay sa kanya. Itutuloy ko at narito ang ibang hayop na ikalawa naggaya ng isang oso at lumitaw sa isang tagiliran at tatlong tadyang na nasa kanyang bibig sa pagitan ng kanyang mga ngipin at sinabi ng mga ito ang ganito sa kanya, "Bumangon ka, manakmal ka ng maraming laman. Pagkatapos nito'y tumingin ako at narito ang iba, gaya ng isang leopardo at mayroon sa likod niya on na apat na pakpak ng ibon. Ang hayop ay mayroon din namang apat na ulo at binigyan siya ng kapangyarihan. Pagkatapos nito'y may nakita ako na pangitain sa gabi at narito ang ikaapat na hayop. Nakakilakilabot at makapangyarihan at totoong malakas at may malaking ngiping bakal na nananakmal at lumuluray at niyuyuraka ng kanyang mga paang at ang nalabi. At kaiba sa lahat ng hayop na una sa kanya, aking pinagdili-dili ang mga sungay at narito, sumibol sa gitna ng mga yaon ang ibang sungay, isang munti sa nasa harap niya o'y tatlo ang unang sungay na nabunot sa mga ugat. At narito ang sungay na ito ay may mata na parang mata ng tao at isang bibig na nagsasalita ng dakilang bagay. Yabay, kung ano natin nabasa natin, hindi sila karaniwang hayop, no? May mga kakaibang katangian na makikita sa apat na klase ng hayop na to. At ito ay nangyayari lang sa isang vision sapagkat wala namang ganitong uri ng hayop na may apat na pakpak, hayop na may apat na ulo. So, ibig sabihin, kapag ka nag-aaral tayo ng visions o ng mga propesya, tandaan natin ang isang bagay. Pag nag-aaral ka ng Bibliaan, kailangan kunin mo itong literal sa lahat ng bagay. Pero kapag ka ang pinag-aaralan mo ay propesya o mga pangitain at panaginip, hindi mo ito pwedeng kuning literal. Sa madalit sabi, meron itong mas malalim na kahulugan kapag ka propesya. So, tuloy tayo. Ano ang malalim na mga kahulugan nito? Ano ang tatlong huwego ng o sagisag na nakita ni Daniel? Una, nakakita siya ng dagat, nakakita siya ng hayop, nakakita siya ng hangin sa ibabaw ng dagat. At ilan ito sa mga dapat nating sagutin muna bago tayo sumulong sa pag-aaral ng propesya. Una, babasahin ko, pakibasa sa Jeremias 49:35-37, kung babasahin natin, magiging malinaw sa atin na, actually hindi mo na kailangan basahin kasi medyo mahaba-haba yan. Ang ibig sabihin ng hangin, lalo na sa Jeremias 51:1-11, na ang hangin ay sumisimbolo sa kaguluhan o sa mga tribulation o mga pagkawasak at lalo tigit sa mga digmaan nangyayari. So, ano nga ang ibig sabihin ng hangin? Kaguluhan, pagkawasak at digmaan. Pag-aaway ng mga dalawang panic dahil sa digmaan. So, yan ang ibig sabihin ng hangin. Ang pangalawa ay mababasa natin sa Apokalipsis 17:15, ganito ang pagkakasabi tungkol sa dagat. At sinabi niya sa akin ang tubig na iyong nakita na kinauupuan ng patutot at ng bayan, mga karamihan at mga bansa at mga wika. So, ang tubig pala na kinaroroonan ng bayan na ito ng patutot ay ang karamihan, ang bansa at wika. So, ano ibig sabihin ng tubig? Bansa at wika at karamihan. Parang pagkakaiba-iba ng mga tao. So, isipin mo na lang yung lagaslas ng tubig. Pag nakakita ka ng napakaraming tao, milyong tao, yung salita ng mga taong parang lagaslas ng tubig. So, ang tao ay sumisimbolo sa tubig. So, ang karamihan ng tao ay tubig. Kapag ka walang gaano ng tao ay lupa. Ganun ang ibig sabihin kapag ka propesya. Ito'y ilan sa mga susi ng propesya. Susunod natin ay yung tinatawag na hayop. Ano ba ang ibig sabihin nitong apat na hayop na binabanggit sa Daniel 7:17, pakibasa. Daniel 7, sa talatang 17 para sagutin ang ating mga tanong. Ang mga dakilang hayop na ito na apat ay apat na hari na magbabangon sa lupa. So,
pagka sinabing hayop ay hari o kaya ay kaharian. Tuloy mo, Ann. Ngunit ang mga banal na kataas-taasan ay nagsisitanggap ng kaharian at aariin ang kaharian magpakailanman. Okay. 23. Ganito ang sabi niya, ang ikaapat na hayop ay magiging ikaapat na kaharian sa ibabaw ng lupa na magiging kaiba sa lahat ng kaharian at sa sakmali ng buong lupa at yuyukuran at pagluluray-lurayan. So, kung mapapansin natin, kapag sinabi palang hayop ay kaharian. So, kung may apat na hayop na umahon mula sa dagat, so may apat na kaharian umahon mula sa karamihan ng mga tao. At ito ay umahon mula sa hangin o so, sa panahon ng may mga kaguluhan o digmaan. So, panahon ng digmaan ang magkaroon ng mga bansa o pandaigdigang imperyo ang binabanggit dito. So, isa-isahin natin kung ano-ano yung mga hayop na makikita natin sa Daniel na binabanggit kanina, no? So, ano ang sagisag ng sampung sungay na binabanggit? Basahin natin sa Daniel 7:24. At tungkol sa sampung sungay mula sa kahariang ito ay sampung hari ang babangon. At ang isa'y babangong kasunod nila at siya'y magiging kaiba kaysa mga una at kanyang ibabagsak ay tatlong hari. So, kung papansinin natin, may tatlo na tayong key o tatlo na tayong susi. Ano, no? Ang huli dito ay yung sungay. Na pagka binabanggit ang sungay, ang patungkol dito ay hari o kaharian. Hari. So, Kuya Bry, yung mga hayop, mga kaharian din. Pero yung mga sungay, panibagong mga kaharian. Hayop at kaharian din. Pareho. Kapag sinabi nating hangin, ito ay kaguluhan o kaya mga war o mga digmaan. At kapag sinabi nating tubig, ito ay mga tao o lubhang karamihan. Ayan, malinaw so, na. Mas maganda yung nasabi natin kung ano yung mga nagsisimbolo para sa kalayuan o sa pagkikwento natin ng mga ganito is maiintindihan ng ating mga tagapakan. In fact, pag nakuha mo itong mga simbol na ito, pag binasa mo uli ang Daniel, napakalinaw na nung kwento. Hindi na actually kailangan mo pang alamin. So, ang kailangan mo na lang, alamin mo kung saan sa history nangyari ito. At makikita mo na lapat ang lahat ng sinasabi ng history at saka ng prophecy. So, titingnan natin, ano ba yung unang kahariang binabanggit sa Daniel? Pakibasa una sa chapter 7 verse 1 at isa-isahin nating tunghayan yung ilang mga kahariang nababanggit. Nang unang taon ni Belsasar na hari sa Babylonia, ay nagtaglay si Daniel ng isang panaginip at mga pangitain ng kaniyang ulo sa kaniyang higaan. Nang magkagayoy, kaniyang isinulat ang panaginip at isinaysay ang kabuuan ng mga bagay. So ano-ano itong mga visions na nakita niya? Tuloy mo. Si Daniel ay nagsalita at nagsabi, may nakita ako sa aking pangitain sa kinagabihan at narito ang apat na hangin ng langit ay nagsisiihip sa malaking dagat. So alam na kaagad natin na merong apat na hangin. Ano kaya itong apat na hangin na ito? Apat na war ang mangyayari, digmaan. At hindi ito pang isang lugar lang, kundi pang buong sanlibutan ito. Or parang world war nung unang o ancient days. Ibig sabihin, Kuya Bry, apat na hangin, ibig sabihin apat na digmaan sa iba't ibang lugar. Sa iba't ibang lugar, pero actually, that concerns the whole earth. Na may concern ng buong mundo. Parang world war, ancient world war. Okay, tuloy tayo. Sa talatang 3 at 4. At apat na malalaking hayop na magkakaiba ay nagsiahon mula sa dagat. So mula sa dagat, ibig sabihin, sa bahagi ng mundo noon, walang ibang may tao noon kundi ang Middle East or ang Middle Civilization ng Mesopotamia. So mula doon, tayo magte-trace ng kung ano yung mga kahariang bumangon. Tuloy tayo sa 4. Ang unay gaya ng leyon, at may mga pakpak ng agila, aking minasdan hanggang sa mga pakpak niya o'y nahugot. At ito'y nataas mula sa lupa at pinatayo sa dalawang paa na gaya ng isang tao at puso ng tao ang nabigay sa kanya. So, titingnan natin, ang una ay leon at meron siyang pakpak at pagkatapos si lumipad agila. Siya. Pagkatapos sinatanggal ang kanyang pakpak, tapos siya'y nahulog at tumayo at nagkaroon siya ng puso na kagaya ng isang tao. So, ano bang ibig sabihin nito? Actually,
ang unang labanan na nangyari na sumakop sa buong mundo ay ang labanan na sa pamamagitan ni Haring Nabucodonosor. Siya ang sumakop sa halos buong mundo ng known world noon. 605 nang sakupin niya ito at natapos ang kanilang karian na halos pagkatapos ng ilang wala pang 100 taon. Ano? So kung titignan natin, natupad ang hula. Bakit leon? Sapagkat leon ang pinakasimbolo ng Babylonia. Kung titingnan ka, pupunta ka sa Babylonia, makikita mo na sa lahat ng sulok ay meron silang simbolo ng leon na may pakpak. Napansin mo? Sa Babylonish kingdom, sa bawat wall, merong leon na may pakpak. Sapagkat ang leon ang kanilang pinakadiyos nung panahon na yun. At may pakpak. Kung ang pakpak, ang ibig sabihin sa Biblia, sa Jeremias, ay swiftness o bilis ng pananakop. So, ang bilis ng pananakop ng Babylonia ay napakalakas na bigla na lang nilang nasakop na unaware, lalo na ang Jerusalem na isa sa pinakamalakas na katunggali ng Babylonia noon. In fact, there were about 150 years na labanan na nangyari mula sa eastern at saka western. Ang western lang noon ay ang Jerusalem. Ano? So, napakabilis nilang ginapi ito. Hindi lamang sa Biblia yan, Kuya Bray. Kahit na pag-aaralan namin sa school na napaka makapangyarihan ang Babylonia noong mga sinaunang panahon. Nakilala natin sa salitang Mesopotamia na ang ibig sabihin nito ay cradle of civilization. So, mula dito ay nagkaroon ng isa pang kaharian. At ituloy natin ang kahariang itong binabanggit sa talatang 5. At narito ang ibang hayop na ikalawa na gaya ng isang oso. At lumitaw sa isang tagiliran at tatlong tadyang ang nasa kaniyang bibig sa pagitan ng kaniyang mga ngipin. At sinabi ng mga ito, ang ganito sa kaniya, bumangon ka, manakmal ka ng maraming laman. Noong 538 BC, nagkaroon ng labanan. At actually, hindi ito labanan, kundi isang pagsakop na sikreto sa pamamagitan ni Haring Ciro. Si Ciro ay naisulat na ang kanyang pangalan. Almost many hundred years bago siya ipanganak, ano? Naisulat na ito sa aklat ni Isaiah. At ang sabi doon sa sulat na iyon ay bubuksan ang pintuan para sa kanya at walang makapagsasara nito. Alam mo kung anong ginawa niya? Ang dumadaloy na tubig sa ilalim, sapagkat ang Babylonia ay napapaligiran siya ng malalaking mga walls. Ang walls na ito kahit na parang expressway ang laki o lapad ng walls. Paano magagapi ito? At napakatataas nito. Alam mo kung anong ginawa ni Haring Ciro, kasama niya ang kanyang uncle, ang ginawa ni na si Dario, ang ginawa niya, dinivert niya yung tubig ng Euphrates sa isang lugar. Pagkatapos ay natuyuan yung Euphrates, at nung gabi na yun, nung natuyo ang tubig, ay ang buong hukbo ng Medo-Persia ay dumaan sa ibaba, at pagkatapos ay ginapi sila sa isang gabi lang. Halos walang namatay, kundi pinatay lang yung mga hari. At ang lahat ay naging alipin din nila sa ganung paraan lang. So, sino ang pangalawa? Ito ay isang oso na nakataas ang kanyang balikat. Diba? At meron siyang tatlong tadyang sa kanyang bibig. Isang tagiliran. Binabanggit dito itong tadyang, ito yung tatlong kahari ang kanyang ginapi. Ano? Yung Babylonia, at ilan pa, yung Egypt at saka yung Syria. Kung titignan natin, itong tadyang na ito ay nagpapahiwatig na ganito ang kanyang kapangyarihan at nakataas ang kanyang isang balikat. Na ang ibig sabihin na nakataas ang isang balikat, may mas mataas na kaharian, walang iba kundi ang Persia kaysa sa Media, sapagkat mas makapangyarihan si Ciro kaysa sa kanyang uncle na si Dario. Ano? So, tuloy tayo. Diretso tayo sa pangatlong kaharian. Verse 7. Pagkatapos nito, may nakita ako sa pangitain. Verse 6. Pagkatapos nito, ay tumingin ako at narito ang iba gaya ng isang leopardo na mayroon sa likod niya o na apat na pakpak ng ibon. Ang hayop ay mayroon din namang apat na ulo at binigyan siya ng kapangyarihan. Okay, noong 334 BC, nanalo si Ahaling Alexander the Great at nagapi niya ang buong mundo. Siya ang leopardong binabanggit dito. Kaya ang leopardo ay napakabilis na tumakbo. Kaya lang meron lang siyang ang leopardo ay meron siyang kahinaan. Pagka nakatakbo na siya ng malayo-layo, hindi niya nakaya. So,
Ang nangyari dito, meron siyang apat na pakpak. Ang apat na pakpak ay sumisimbolo sa mas mabilis na paraan ng paggapi o madibilis na paraan ng pagka-conquer ng buong mundo. Sa loob lamang ng halos 3 taon ay na-conquer niya ang buong mundo. Yabay, may pag-ano, meron bang malaking pagkakaiba na masyadong specific na yung isa, pakpak ng agila, tapos yung isa, pakpak lang ng ibon? May specification sapagkat ang agila ay hari. Mas mabilis, mas malakas. Mas malakas, pero ito ay apat na pakpak na mas mabilis, pero mahina. Mahina. Bakit? Sapagkat pagkatapos nilang mapunta yung West Indies, ay alam mo kung ano nangyari kay Alexander the Great. Nagpakagumon siya sa pag-inom at pagkatapos ay namatay siya. Pagkatapos nilang namatay, pinaghati-hatian na ngayon ng apat. Di ba may apat na ulo? Apat na ulo o apat na general, si Cassander, Lysimachus, Ptolemy, at saka si Seleucus ang kaharian ng haring Alexander the Great. So, mapapansin mo na nahati din ang Egypt, ang Greece, ang Persian Empire, at saka itong apat na ito ay nagkakahati-hati. Simbolo na ibinigay ng mismo ng Panginoon bago pa ito nangyari. At pagkatapos, meron pang isang kaharian na sumunod sa kanya sa talatang 7. Pagkatapos nito, may nakita ako sa pangitain sa gabi. At narito ang ikaapat na hayop, kakilakilabot at makapangyarihan at totoong malakas. At may malaking mga ngiping bakal, nananakmal at lumuluray at niyuyurakan ang kaniyang mga paa ang nalabi. At kaiba sa lahat ng hayop na una sa kanya at siya'y may 10 sungay. Mapapansin mo, ang susunod na kaharian ay isang kakilakilabot na kaharian. At hindi ito ma-describe actually ni Daniel. Hindi niya masabi kung anong klaseng hayop ito sapagkat ngayon niya lang nakita ito. Alam mo kung bakit? Sapagkat ang hayop na ito ay lubang makapangyarihan. Actually, tinatanghal niya ang kanyang sarili bilang Diyos. Ang mga sisar ay tinuturing nila ang kanilang mga sarili ng mga Diyos. At ibig sabihin, hawak niya ang relihiyon at hawak niya rin ang panggobyerno. Kaya kakaiba siya. Diba? Sa lahat ng mga kaharian. Samantalang si Haring Nabucodonosor, siya ay hari, pero merong ibang reliyon. Meron siyang mga advisor religious. Pero pagdating sa Roma, siya na ang hari, siya pa ang Diyos na sinasamba ng lahat. Kaya kakaiba siya. At ito ay ipapasa niya sa panibagong kaharian na mangyayari sa over the next year ng kanyang paghahari. At ito ang nakakakilabot sa lahat sapagkat kanyang ginagapi ang bawat bansa at bawat Diyos na kanilang sinasamba ay kiniklaim niya na siya yung Diyos na ipinangako ng mga unang mga history na darating. Parang ganun ang ginagawa niya. At ang nangyari dito na hati itong kahariang ito, alam mo, tinuruan niya ang kanyang mga tao ng civil defense. So, yung civil defense na yon o mga militar na kayang magprotekta ng kanilang sarili, imbis na protekta ng kanilang sarili, ay ginamit ito bilang pagre-revolt dahil sa kamay na bakal ng Roma. Alam mo, ng Roma, napakalupit. Alam mo, nagpapataw sila ng mga tax. Pagkatapos ay pinahihirapan ng mga tao at sino mang kumontra sa kanila ay ipapako nila sa krus, ipapahiya nila. Kaya masyado nang naano ang pride ng mga tao. Ang ginawa ng mga tao, yung tinuro sa kanilang civil defense ay ginamit nila laban sa Roma. Kaya bumagsak ang Roma at ito'y nahati sa 10 kaharian. Ito na nga yung binabanggit natin kahapon na Visigoth, Ostrogoth, Lombard, Alemanni, Anglo-Saxon, Franks. Lahat ng ito ay binabanggit natin. Ngayon ay mapapansin na natin ni Spain, Portugal, Germany, England. Nandiyan na yung mga bagong pangalan nila ngayon. Pero mapapansin mo, sa course of time, merong isang maliit na sungay na umangat, di ba? Pagkatapos ay ibinagsak niya. Ituloy natin sa talatang 7, sa talatang 8. Aking pinagdili-dili ang mga sungay at narito sumibol sa gitna ng mga yaon ang ibang sungay. Isang munti na sa harap niya ay 3 sa mga unang sungay ay nabunot sa mga ugat at narito sa sungay na ito ay may mga mata na parang mga mata ng tao at isang bibig na nagsasalita ng mga dakilang bagay. So kung papansinin mo ay merong ano? Ilang sungay ang natanggal mula sa kanya? 3. 3 sungay. Kaya
kapansin-pansin na itong history na ito ay nangyari. Nangyari na ito. Ang Roman Empire ay bumagsak finally noong 168 AD, ay merong mga ilang kaharian na nag-survive. The Roman Empire, ang sabi dito sa isang reference sa the four prophetic empires and the kingdom of Messiah, ang sabi dito, the Roman Empire was broken up into 10 kingdoms in the century preceding 476. Pero may mas kakaibang nangyari. Ang sabi dito, the 10 horns may not be strictly permanent but admit of partial change. Some may perhaps fall or be blended and then replaced by others. The tenfold character may thus be dominant through the whole and appear distinctly at the beginning and close of their history, though not strictly maintained every moment. So, halos magkakaiba-iba sila, pero iisa lang sila. Roman lang ang kanilang, yung kanilang karakteristik. Roman lang yung kanilang karakteristik. At ito pa ang binabanggit ng history, ano? So, kailangan natin ng ilang mga historical facts dito. Sabi dito sa verse 8, pakibasa. Aking pinagdili-dili ang mga sungay at narito sumibo sa gitna ng mga yoon ang ibang sungay. Isang munti na sa harap niya o tatlo sa mga unang sungay ay nabunot sa mga ugat at narito sa sungay na ito ay may mga mata na parang mga mata ng tao at isang bibig na nagsasalita ng mga dakilang bagay. So, ano raw ito? Mayroon isang maliit na sungay na tumubo. Kuya Bay, nagtataka ako, yung maliit na sungay ba na yon? Siya yung nagsanhi ng pagbagsak, ng pagdaglag ng tatlong unang sungay. Oo. So, pito na lang ang natitira at pagkatapos ay mayroong isang maliit na sungay. At ang maliit na sungay na ito, ang mangunguna sa lahat. Sa lahat. So, matatakot na yung iba dahil sa kapangyarihang meron ng maliit na sungay na ito na merong bibig. Alam mo kung, ng dakilang bagay. Nagsasalita ng dakilang bagay. Mamaya pag-aaralan natin yan. Pero, itong sungay na ito, alam natin na ito'y kapangyarihan. Pero hindi ito lubang kalakihan. Maliit lang itong kapangyarihan na ito. Pero meron siyang dakilang salita na kinatatakutan ng lahat. So according sa history, ang sabi ng verse 24, pakibasa. Sa verse 24 din ng... At dyan. Tungkol sa sangpung sungay mula sa kahariang ito, ay sampung hari ang babangon. Mm-hmm. At ang isang isa'y babangon kasunod nila at siya'y magiging kaiba kaysa mga una at kaniyang ibabagsak ay tatlong hari. Mm-hmm. Ayon sa history, ito na yung ikukote ko na naman sa A.C. Frick, The Rise of Medieval Church, New York. Ito ay binabanggit na the ten horns, as already shown, arose when Rome, the fourth kingdom, was divided into 10 kingdoms. This division was completed in AD 476. The little horn power which was to arise after them and before whom the three of the four kings, the Heruli, the Vandals, and the Ostrogoths, fell was the papacy. So, ang papacy ay kilala natin sa isa sa pinakamakapangyarihang maliit na estado o isang kapangyarihan na merong kapangyarihang pang-relihiyon at meron din siyang kapangyarihang pang-politika. Kaya tuloy-tuloy tayo sa ating pag-aaral para mas lalo nating malinawan kung ano ang nangyari sa history. Sa verse 24, ano ang kanyang karakteristik nitong little horn? Tuloy. Basahin mo uli. At tungkol sa sampung sungay, mula sa kahariang ito ay sampung hari ang babangon. Mm-hmm. At ang isa'y babangong kasunod nila at mm-hmm. siya'y magiging kaiba kaysa mga una. At kakaiba siya. At kaniyang ibabagsak ay tatlong hari. Kuya Bryan, ano yung ibig sabihin ng kakaiba? Ano yung meron sa kakaiba doon sa bagay na? Napakaganda, ano? So, pakinggan mo isang quotation ang iku-quote ko mula kay Adolf Harnack, What is Christianity? Doon din sa New York, Putnam's Sons niya inilimbag. Pakinggan mo, whatever Roman elements the barbarians and Arians left. Arians, ito yung mga naniniwala na si Kristo hindi Diyos. Came under the protection of the Bishop of Rome, who was the chief person thereafter the emperor's disappearance. Alam mo, noong 538 AD, ibinigay na ni Justinian ang kapangyarihan sa Bishop of Rome na manguna na sa Western Roman Empire. At iniwan na nga, dahil pumunta na nga sila, meron ng Eastern Roman Empire, ito yung Greek Orthodox. So, kung titignan natin, ipinaubaya na sa
sa Pontiff of Rome o sa pinakamataas na pinuno ng Roma, ng estado ng Roma o ng tinatawag nating ng siyudad ng Roma, ang pangunguna sa buong Europa. So napaka makapangyarihan na ng Romang ito. Na ang dahil lang ito sa pagkakagapi niya sa tatlong binabanggit ko yung Hirula, yung Visigoths, ito yung kapangyarihan na punta sa kanya. At pakinggan mo ng maigi, ang sabi dito, the Roman Church in this way privately pushed itself into the place of Roman World Empire, of which it is the actual continuation. The empire has not perished, but has only undergone a transformation. So, yung buong imperyo ay hindi talaga nawala. So, Roman Empire pa rin siya. Kaya lang, nagkaroon siya ng religious power. So, kaya niya nang i-control ang isip ng mga tao sa pamamagitan ng paggamit ng mga kapangyarihan pang reliyon. Sapagkat ang lahat ng mga tao ay takot na mawala ng buhay na walang hanggan, takot na mawala ng hanap buhay, takot na mapunta sa impyerno. Kaya, ginamit itong puwersa para ang tao ay, para magkaisa ang lahat. At ang mahirap pa dito, nagpasimula ito nang ito ay nang ipabautismohan ni Haring Constantino ang lahat ng mga soldiers o lahat ng mga soldiers niya o yung mga sundalo niya na maging Kristiyano. Ang problema ay hindi naman nila talaga nabasa ang Biblia o hindi rin po nila nakilala ang ating Panginoon Jesucristo, pero tinanggap nilang sila ay Kristiyano habang nabubuhay na pagano ang buhay nila. Pero ang problema dito, ang kapangyarihan ng Roma ay paganong-pagano pa rin. Bakit? Kasi naniniwala pa rin ang Roma sa katauhan ng pontiff o pontifico, sa katauhan ng papa, na siya ang pinakamataas at perhaps siya din ang pwedeng ituring na Diyos. Oo nga. Kaya ba yung ibig sabihin, lumabas lang pala yung pagkakaroon ng religious power ng Roman, yung lumabas yung maliit na sungay. Mm-hmm. Nung nagkaroon na sila ng kapangyarihan na i-control ang lahat dahil sila ang nasa seat of Rome, dahil iniwan na rin ang Rome ni Constantino, iniwan na, pumunta na sila sa Constantinople at nanatili na lang ang Rome. At sila na nga ang nanguna sapagkat organisado sila. Sa verse 25, ito pang isa pang karakteristik ng maliit na sungay na ito. At siya'y nagbabadya ng mga salita laban sa kataas-taasan at lilipulin niya ang mga banal na kataas-taasan. At kaniyang iisiping baguhin ang panahon at ang kautusan, at sila'y magbibigay sa kaniyang kamay hanggang sa isang panahon at mga panahon at kalahati ng isang panahon. Medyo iisa-isahin natin. Ano, opo, medyo. Maraming mga binabanggit na mga qualifications. Ano? Unahin natin yung, he shall speak great words against the Most High. Siya'y magsasalita ng katapalasanan o laban sa kataas-taasan. Paano ba pwedeng magsalita ng katapalasanan laban sa kataas-taasan ng isang tao? Pakinggan mo sa 1 Tesalonica 2:4. 1 Tesalonica 2:4. Napakahalaga na pag-aralan natin ito. Bakit? Sa huling araw, babangon ito, ang sabi ni Pablo. At nung panahon ni Pablo, hindi pa nangunguna ang Roma. Ibig sabihin sa relihiyon. Pakibasa sa 2 Tesalonica 2:4. Pakibasa. 2 Tesalonica 2:4. Na sumasalangsang at nagmamataas laban sa lahat na tinatawag na Diyos o sinasamba. Ano pat siya'y nauupo sa templo ng Diyos na siya'y nagtatanyag sa kaniyang sarili na tulad sa Diyos. So, itinuturing niya ang kanyang sarili na Diyos. At ito ay, ayon sa mga komentarista, at nag-a-agree din dito ang mga Protestante at lahat ng mga reformador na ito ay kumakatawan sa Papa. Pakinggan mo ang sabi ni Robert Bellarmine, Disputationes de Controversies, ang sabi dito, pakinggan mo, all names which in the scriptures are applied to Christ by virtue of which it is established that he is over the church, all the same names are applied to the Pope. Lahat ng mga pangalan na nag-a-apply sa kay Kristo ay pwede ring mag-apply sa Papa. So kagaya ng Shepherd, he is the life, he is the resurrection, ay nag-a-apply din sa Papa. Ngayon, Kuya Bry,
Pinagtatakahan ko lang, ano pa yung meron bilang isang ano, kunwari nasa Roman, kabilang ka sa ganung empire, paano pa nagkakaroon ng comparison or pagkakaiba yung pagpaniniwala nila sa Panginoon saka dun sa Papa? Actually, ang pagkakaiba lang nito, ginamit ang Biblia. Pero pagano pa rin ang kanilang paniniwala na ang tao ay pwedeng sambahin bilang Diyos. So, halos sinamantala. Sinamantala nilang pagano ang mga tao para makontrol nila ang isip. Kasi kung ang emperador mo ay Diyos, susundin mo siya. Diba? Pero at the same time, dahil sumisikat ang Kristyanismo, ginamit din nila ang Kristyanismo para makuha din nila ang Kristiyano. So, makikita mo na dahil ang Kristyanismo ay sumisikat, kahit patayin ang patayin sila, lalo silang dumadami. Kaya ang ginawa nila, pinag-asawa nila ang paganismo at ang Kristyanismo para makuha lang nila politically ang lahat ng mga tao. So, pakinggan mo pa ang ilan pa sa mga confession ng Romano. Christopher Marcello's Oration in the Fifth Lateran Council. Ito ay nung panahon ng Council ng Roma. Pakinggan mo. For thou art the shepherd, ang tingin nila sa Papa ito, shepherd, thou art the physician, thou art the director, and thou art the husbandman. Finally, thou art another God on earth. So, ang tingin talaga nila sa pontifiko o pinakamataas ng Roma, ang Papa, ay another God on earth. Kuya Bray, paano, parang nakakita ako ng contrast sa number one natin sa Ten Commandments na thou shalt have no other gods before me. Kasi ay ang statement dyan, another God on earth, ibig sabihin, another, panibago. You have another God. Napakaganda ng observation mo, no? Kaya nga sinabi sa Biblia, and he shall speak great words against the Most High. Mm-hmm. So, kinanti na kagad nito ang kauna-unahang kautusan. Kaya tama ang observation mo. Kaya, little horn, ibig sabihin, itong little horn na ito ay pagkatapos ng Roma. Alam naman natin na pagkatapos ng Roma ay ang maliit na sungay. Walang iba kundi ang Roman Church. At ang Roman Church na ito is the official church of the Roman Empire. At ito ay Kristiyano pero pagano ang kanyang sistema. Isa pang karakteristik ay yung Romans chapter Daniel 7 verse 25, ang sabi, and he shall wear out the saints of the Most High. Kanyang ano? Kanyang lulupigin o kanyang papatayin ang saints of the Most High. Ano ba ang saints of the Most High na binabanggit? Pakinggan mo, maniniwala ka ba o baka hindi ka maniwala na sa kapangyarihan ng Roma, sila ay nag-persecute ng mga Christians. Christians nung Dark Ages, at umabot ang mga napatay nila sa 50 million Christians. Pero Kuya Bryce, sa pag-aalala ko kanina sa sinabi mo, kinoconsider nila yung sarili nila as Christian. Of course, Christian. Pero nag-persecute din sila ng kapwa nila Christian. Ito ang pinakamalaking tanong dyan. Paano nila pinipersecute? Sapagkat ipinipilit nila sa bawat bansa na dapat ay maging Kristiyano. At nung nagkaroon ng mga Protestante, ay niwalang bahala nila ang pagbabasa ng Biblia. At ang sino mang matagpuan nilang nagbabasa ng Biblia ay kanilang pinagpapapatay gamit ang kapangyarihan ng Espanya. Ang Espanya ang pinaka persecuting body o pinakamalakas na kapangyarihan ginamit ng kapapahan o ng Roma para talagang ipalaganap ang pabalita sa buong mundo, at ito'y nakarating hanggang dito sa Pilipinas. Ibig sabihin, Kuya Bray, yung paniniwala nila hindi na base sa Biblia. Kasi hindi na sila gumagamit ng Biblia nung panahon na yun. Pinagbawal nila. Ito ay dulot ng kanilang insecurity na baka siguro dahil ayaw nila na magkaroon ng iba pang relihiyon. During that time, they monopolize religion and they monopolize politics during that time. So, isa ito sa mga karakteristik na dapat nating tingnan, kasi ang kalaban ay ginagamit ito bilang paraan para lipulin ang bayan ng Diyos na nag-aaral ng Biblia, nagsisiyasat. At hanggang ngayon, kaya tayo may telebisyon para ipakita natin na ito'y nangyari noon at baka ito'y nakakalimutan na ng mga tao. Kung mapansin natin, halos 1,000, ano ang binabanggit sa verse 25, pakipagpatuloy. First. 25. Gusto kong basahin muna itong quotations mula sa T.R. Burks, The Four Prophetic Empires and the Kingdom
of Messiah. Pakinggan mo ha. Under the bloody maxims, those persecutions were carried on from the 11th and 12th century almost to the present day, which stand out on the page of history. After the signal of open martyrdom, ito ay open martyrdom sa pamamagitan ni John Huss nung panahon na yun, has been given to the canons of Orleans, there followed extirpation of the Albigenses. Ito yung mga Albigenses, pinagpapatay nila, under the form of crusade and establishment of the Inquisition, the cruel attempts of to extinguish the Waldenses. Yung Waldenses ay halos pinagpapatay nila. Ang ginawa ng Waldenses, pumunta sila sa Alps Mountain, nabuhay sila doon ng 1,000 taon. Pero nung natagpuan pa rin sila after 1,000 years, nung natagpuan sila, pinaghulog silang lahat, almost 100,000 of them, hinulog silang lahat sa bangin. At ngayon, hanggang ngayon, makikita pa rin natin ang mga pangalan ng mga Waldenses doon bilang sign ng kanilang kabayanihan sa kanilang pagsusulat ng Biblia for 1,000 years. At minimemorize nila ang Bible para hindi makalimutan. Ito pa, the martyrdoms of the Lollards and the cruel wars of to exterminate the Bohemians. Bohemian sa pangunguna ni John Huss. Pagkatapos ni John Huss ay naging Kristiyano ang buong bansa pagkatapos na i-translate nila ang Bible. Pero alam mong ginawa, pinagpapatay nila halos lahat ng mga Bohemians para wala nang mag-survive na Protestant. Ang kaso mo, parami pa rin ang parami ang Protestant. Nagkaroon ng Protestant sa Germany, sa pamamagitan ni Martin Luther. Nagkaroon ng Protestant sa England. Nandyan ang mga iba't ibang mga reformers. Kaya hindi na nila mapigil ito. Almost 50 million ang napatay nila by the record. So kung titingnan mo ito sa internet, makukonfirm mo ito. Madali lang ito makonfirm. At ilang taon nila ito pahihirapan? Tuloy mo uli sa verse 25 sa kahuling bahagi. At siya ay nagbabadya ng mga salita laban sa kataas-taasan at lilipunin niya ang mga banal na kataas-taasan at kaniyang iisiping baguhin ang panahon at ang kautusan at sila'y magbibigay sa kaniyang kamay hanggang sa isang panahon at mga panahon at kalahati ng isang panahon. Ayan, napaka-interesting nito, no? Sapagkat pahihirapan niya ang banal. Ibig sabihin, kanyang lilipulin ang mga banal sa loob ng panahon, mga panahon, at kalahati ng panahon. Ang isang panahon ay katumbas ng one year or 360 days. At ang mga panahon ay katumbas ng 2 year or 360 times 2. At pagkatapos, kalahati ng panahon ay 360 divided by 2. Kung meron kang ballpen at i-compute mo ito, aabot ka ng 1,260 days. Saka Kuya Bryan, may napansin ako dito sa bahagi na kaniyang iisiping baguhin ang panahon at ang kautosan. Ibig sabihin, meron na pala yung mga kautosan na talagang binabago nila para umayon lang sa kanilang paniniwala. Kaya huwag kayong mawawala, mga minamahal po namin taga-subaybay, kasi ang susunod nating topic, anong kautosan ang binago? Ano ba ang kautosang itinutos ng Panginoon? At paano ba natin mapapanatili ang kautosang ito samantalang tayo nagtatapat bilang Kristiyano? Napakahalaga niyan, Kuya Bry, kasi marami siguro ang tao ngayon nakabilang sila sa gantong paniniwala, pero hindi nila alam yung pinakapunot dulo ng kung anong pinaniniwalaan nila. Magandang namumula tayo sa mga ganyang klaseng history na malaki yung bagay or papel dito sa mga kasalukuyang nangyayari. Kaya nga tinuturo po natin ang dakilang pag-asa. At ang dakilang pag-asa na ito ay ang malaman kung ano totoo para malaman kung ano ang hindi totoo. Sapagkat naging tradisyon na kasi natin kung ano yung sinusunod natin, bagaman ito'y taliwas na sa kautusan ng Panginoon. Kaya kung i-compute ili natin yung 1,260 days, ay magsisimula tayo sa paghahari ng Roma o nitong Little Horn. O walang iba kundi ang religious power ng Roma. Also known as the Iglesia Romana Catholica na binabanggit natin ngayon. Pero hindi natin binabanggit dito ang sino man tao, ang binabanggit natin yung sistemang na-establish sapagkat sila ang pinakamakapangyarihan sa almost 1,260 years. Alam mo kung kailan lang sila bumagsak. Alam mo kasi sa Biblia, ang year-day prophecy ay napakahalaga, no? Meron akong ilang babasahin dito bilang pagpapakita ng kanilang kapangyarihan, ano? Ang sabi dito sa Stephen Keenan, A Doctrine of Catholicism on the Obedience Due to the Church, pakinggan mo kung ano ang kanyang question.
Have you any other way of proving that the church has power to institute festivals or precept? Answer. Had she not such power, she could not have done that in which all modern regionalists agree with her. She could have not substituted us the observance of Sunday, the first day of the week, for the observance of Saturday, the seventh day of the week, the change for which there is no scriptural authority. Hindi ko ito i-discuss na malalaman ngayon sa susunod natin to. Pero ang gusto nang sabihin na ang Sunday ang kanilang institusyon at ang Saturday na institusyon ng Biblia ay taliwas sa kanilang pinaka-institusyon. So, sila ang bumago ng kautosang Sabbath, ginawa nilang Sunday. So, lumalapat na ang institusyon ng Roma o itong relihiyong Romano ang siyang pinaka-lapat na institusyon na hanggang ngayon ay nakikita pa rin natin na pinakamakapangyarihan sa buong mundo na niluluhuran ng lahat ng mga bansa. Ayan, Kuya Bry. Ang dami-dami naman natin natutunan ngayong araw. Pero bigyan natin sila ng mga huling mga bagay na gusto mong tumatak sa kanilang isipan ngayong araw na dapat nilang tandaan tungkol sa paksa natin ngayong araw. Wala po kaming hangarin na takutin ang sinuman. Ang gusto lang po natin, mga minamahal po nating mga tagapagsubaybay na siyasatin po natin ang ating mga Biblia at maging excited tayo sa i-reveal sa atin ng Panginoon. At bilang buod, gusto ko pong sabihin sa inyo na ang apat na kingdom o kaharian ay natupad na. Wala na po naman talagang sumunod sa Roma, kundi ang Iglesia Romana. At ito pong Iglesia Romana ito ang nagmamayagpag hanggang ngayon. Gusto po natin na siya sa atin, ano po ba ang meron ng Iglesia Romana ito na tumataliwas sa pag-aaral ng Biblia at kung paano po natin masusunod ang original na nais ng Panginoon para sa atin. At bilang tugon dito, makikita natin ang dakilang pag-asa na inaasahan ng Diyos para sa atin. At kung magkagayon, mahanda tayo sa napakalapit ng kahariang i-establish ng Panginoon na hindi taliwas sa kanyang mga kautusan. Salamat, Kuya Bry. Isang katanungan na naman sa ating mga isipan ang nabigyang kasagutan. Naway dahil dito, maging matalino tayo sa pagpili ng mga bagay na ating paniniwalaan. Maging matalino tayo sa pagdidesisyon. Kuya Bry? Tayo po ay mananalangin. Dakila po naming Diyos, hindi po biro ang aming pong napag-aralan. Hinihiling po namin ang inyo pong matamang paggabay sa amin, ang banal na Espiritu at ang kanyang kapangyarihan, ang siyang umakay sa amin upang makita na namin ang malapit ng pagdating ng aming Panginoong Kristo. Mahanda kami na tumupad sa inyong mga kautusan at maging karapat-dapat sa inyong harapan sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Mga kaibigan, alam kong marami na naman tayong natutunan sa paksang ito. Hayaan nyo, alam ko bitin kayo eh. Umpisa pa lang ito sa napakarami nating matutunghayan at matututunan tungkol sa Biblia. Dito lamang sa programang alam kong inaabangan nyo at mamahalin nyo pa. Clear messages, the great hope. You're watching Hope Channel, around the world. From the 7,107 islands of the Philippines comes our sun-kissed warm congratulations to Hope Channel's newest milestone. We are proud to be a part of the Hope Channel team. This is the Lord's work. He will carry us through. And Team Philippines is with you all the way. Worldwide Ministry of the Hope Channel. Mabuhay!